Isang mapagpalang pagbati mula sa Words of Life, Marikina. Hindi man tayo magkakasama ngayon, pag-iisahin naman tayo ng ating pananampalataya sa Diyos. Kanina, kasamahan kaming umawit at magpuri sa Panginoon at pakinggan ang kanyang mensahe na ibibigay ng ating life coach, Pastor Jude Orbiso. Lord, good morning talaga Jesus, O God, Ama Lord, sa linggong ito, Ama O God, na pasalamatan ka namin, Lord God, sa grasya ng buhay, talaga Jesus, Lord God, na pinaubaya mo sa amin, O God, na magising kami, talaga Jesus, for another day, another grace, talaga Jesus, another blessing, talaga Jesus, of life, Lord. Lord, salamat, Ama O God, na nananatili kang tapat, sapat, talaga Jesus, Lord God, anumang kong pinagdadaanan, Lord God, ang bawat isa sa amin, O God, bawat tahanan, talaga Jesus, Lord God, naman, Lord, bisitahin mo right now, O God, sa aming pagpuri, pasasalamat sa iyong pangalan, O God, sa umagang ito, O God. Lord, dalawin po ang bawat isa sa amin, O God, na mapapurihan namin ang iyong dakilan, pangalan, O God, Jesus, Lord God. Lord, salamat po, O God, Jesus, Lord God, that you are enough, Father God, Jesus, in every aspect of our life, O God. Lord, salamat po muli, O God, at sinasamba ka namin, O God. Samahan mo kami as we give glory and praise and honor, Father God, Jesus, Lord God, sa umagang ito, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, kami po nalilito para papurihan ang iyong pangalan, Lord. Salamat, Ama, O God, sa grasya mo, Lord, at Jesus, sa bawat buhay namin, O God. We want to glorify your name, O God, Jesus. Thank you.
Salamat sa iyong presensya. Salamat paming loko sa iyong presensya. Kumalaw ba, Lord? Mananatili kami sa iyong dili, Mama. Samang paring, samang dahugan. Sa iyong presensya lamang po kami makakasong po, Mama. Lord, salamat. Salamat po, Mama. Salamat po, God. Hallelujah. Thank you.
Patuloy, Father God Jesus, Lord God, na ikaw po'y dumadalaw sa mga buhay na amin, Father God Jesus, nagiging kalakasan. Gabay, Father God Jesus, upang magpatuloy kami, Father God, Ama, sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat po, Father God Jesus, that in your presence, Father God, there is growth, Father God Jesus, blessing, Father God Jesus, Lord God, restoration, O God, healing, Father God Jesus, Lord God, Ama, in goodness, O God Jesus, and faithfulness that you were about to do in our lives, O God. Lord, salamat po, Ama, sa araw dito, O God, na Lord, naway napasaya ka namin sa bawat tinig namin, sa bawat puso namin, Lord God, na nagpupulit pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, Ama. Lord, we give you all the glory, Father God Jesus, Lord God, and Lord, as we listen to your word, Father God Jesus, Lord God, enlighten us, Father God Jesus, open our hearts, our minds, Father God Jesus, Lord God, Ama, help us, O God Jesus, to put it in action, Lord God Jesus, and not just in word. Lord, salamat po, O God, we glorify your name, in Jesus' name, Amen. Good morning, everyone. Kamusta po kayo? Wow, today is the first Sunday of October. 2 months to go. December na, at the same time, matatapos na ang 2020. Parang kailan lang. Nakapitong buwan na po tayo na hindi nagkikita sa mata maliban lamang sa ating online service. And because today is the first Sunday of the month, I would like to pray yung mga kapatiran natin nagbe-birthday sa buwan ng October, at the same time nag-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Happy, happy birthday on behalf of my family and also the Church of Words of Life Marikina. Happy birthday and happy wedding anniversary. Kung ikaw ay magdidiwang ngayong karawan sa buwan na ito and then wedding anniversary, can you close your eyes because I would like to pray for you. Aming Ama, salamat po sa kanilang mga karawan at mga wedding anniversaries. Ako po'y naniniwala na dami na po niyong ginawa sa kanilang buhay. Subalit hindi pa kayo tapos. Marami pa kayong gagawin sa kanilang buhay na mabuti para sila ay magiging channel ng inyong kabutihan, kapangyarihan at pagmamahal. Kaya dalangin ko po, Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, pagpalain niyo sila lalo para lalo silang magiging pagpapala, di lamang sa kanilang pamilya, kundi outside of their family. Thank you very much. In Jesus' name we pray. Amen. Again, happy, happy birthday and happy wedding anniversaries. Sa umagang ito, before we will proceed to the Word of God, in behalf of my family and also leadership ng WLC Marikina, gusto kong pasalamatan ang una, yung kid church natin sa pangunguna ni Ma'am Jessica, music team sa pangunguna po ni Ma'am Justin, sa lahat ng mga D group leaders natin at mga mentors sa pangunguna ni Ma'am Dayan, and then sa lahat ng mga tumutulong sa atin, material, financial, at higit sa lahat spiritual. Kaya nagpapatuloy ang ating paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng online service natin. Again, thank you very much sa unfailing, untiring, unchanging commitment to serve God because you love God. Okay? Now, this morning, nais ko pong ibahagi sa inyo the second part ng mensahe po natin last Sunday na patungkol po sa a delay during pandemic. But specifically, ang ating topic this morning ay ito, what God is doing during the delay. Ulitin ko po, anong ginagawa ni Lord kapag mayroon tayong nararanasan na mga delays sa buhay tulad ng opportunity, promotion, bakasyon, answered prayer, lalo na sa vaccine na matagal na nating pinagpipray at inaantay. Ano bang ginagawa ng Diyos kapag nakaranas tayo ng mga delays sa buhay? Now, ang clue para magkaroon ka ng idea kung anong ginagawa ng Diyos when we experience a delay ay ito.
God is a good God all the time. And all the time, God is good. Now, since all the time the Lord is good, and He is not dead, but He is active sa makatuwid. Kung may mga diliman sa buhay natin, ang Kanyang ginagawa ay nanatili para sa ating ikabubuti. Therefore, if you experience a delay in your life, God is doing not something bad for you, but something good. Kung ganon yan, pakisabi sa sarili mo, congratulations. Okay? Now, mayroon lamang, I think, nag-iisang tao sa Bible na nagbibigay ng vivid, explicit, complete example kung ano yung ginagawa ng Diyos sa panahon ng delay. Yun ay makikita po sa Genesis chapter 39, verses 1 down to 3. Basahin ko po sa NLT, ganito ang nakasulat. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelites traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, therefore giving him success in everything he did. Okay? Now, sa passage nating binasa, actually mula verse 1 to hanggang 9, there are three key words na pinaka-pattern every time we experience a delay. In the Bible, mula Genesis down to Revelation, there is a pattern of delay na ginagawa ni Lord. Una ay testing. Makita mo yan sa verse 1. Second ay training. Makita mo yan sa verse 2 hanggang verse 5. Thirdly ay temptation. Makita mo sa verse 6 yan hanggang verse 9. Okay? Now, gawin nating statement. Okay? During the delay, God is testing us. Now, pwede mong palitan yung word na testing sa word na trial. Now, in my own perception, ang trials or testing, yun ay nanggaling sa Diyos, hindi galing sa demonyo. At ang tawag ko niyan ay exams of life. Now, there are two purpose kung bakit mayroon tayong testing at mayroon tayong trials. Ang number one na purpose, not to put us down, instead, to put us up. Kumbaga, hindi po kalooban ni Lord na tayo ay bumagsak sang-ayon sa trials at testing, kundi gusto niyang i-elevate tayo. Second, kapag naipasa natin ang exam, gusto ni Lord i-promote niya tayo. Now, madaling maintindihan yan kapag gamitin natin halimbawa ang mga teachers sa school. The moment na magbibigay sila ng exam, ang pinaka-purpose niyan, hindi para ibagsak ang mga estudyante, kundi para sila ay level up next year. Now, sad to say, may mga estudyante na hindi nakakapasa. Siguro ang dahilan, hindi sila gaanong nakinig, hindi nag-review bago ang exam. That's why hindi sila nakapasa. That's why yung iba ay halimbawa high school na, yung si iba naman ay nanatili pa sa elementary. Na-experience mo ba ang ganitong karanasan? Na yung problema na experience mo 5 years ago or 8 years ago or 10 years ago na ulit muli. Maybe sa yung kalusugan, maybe sa yung trabaho, maybe sa yung relationship. Ang tawag noon, history repeats itself. Ang reason noon kung bakit naulit yung ating pinagdaanan 5 years ago, kasi hindi natin naipasa ang exam. That's why I strongly encourage everyone sa bawat nakaranas ng delay.
kasi mayroong kang exam sa buhay. Ipasa mo ang exam. Why? The promotion is waiting for you. Now, saan natin makita ito? Basahin ko ang verse 1, chapter 39 ng Genesis. Sabi dito, when Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelites, traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for King Pharaoh, the king of Egypt. Sa passage na itang ating binasa, there are three kinds of trials or testing na dinaanan ni Joseph noong siya ay nagkaroon ng delay sa buhay. Number one, a testing of a family trial. Second, ay ito, a fortune testing or trial. Thirdly, ay a faith trial. Tatlo po ito. Nabalikan po natin ang una. Sa ngayon sa Bible, ang naghulog kay Joseph sa ilalim ng balon ay hindi niya mga kaaway, kundi sarili niyang mga kuya. Now, biblically speaking, dapat yung mga ate at mga kuya ang kanilang responsibility mahalin, ingatan at bantayan ang kanilang nakakabatang kapatid. Subalit ang na-experience ni Joseph, yung sampu niyang mga kuya sa halip na ingatan, mahalin, bantayan, i-provide ang pangailangan ni Jose, sila mismo ang gustong pumatay sa kanilang nakakabatang kapatid. Now, ito tanong ko. Have you experienced na sa kabila ng lahat sa ginagawa mong mabuti sa mga taong minamahal mo, iniisahan ka ng iyong minamahal? Friends, kung naranasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Welcome to the club. Ang isang heroes of faith sa Bible na experience niya, hindi lang inisahan sa hinulog sa napakalalim na balon. Buti na lang hindi namatay. Buti na lang hindi napilayan. Pero hindi pa natapos doon ang kalokohan na ginawa ng sampu niyang kuya. Ibininta pa siya. Nung nalaman niyang hindi pa siya namatay, ibininta siya sa mga Ishmaelites. Wow! Grabe ito. So, a testing of family. Second, a testing of fortune. Ano po ito? Kasi sa 12 magkakapatid, panglabing isa si Joseph, siya pong paborito ng kanyang ama. Siya po ang tinuturing na pinaka-espesyal sa 12 na magkapatid. And then at this time, bininta ng kanyang mga kuya. Yung dating prinsipe ngayon ay nagiging poor person. Yung dating special ngayon ay naging slave person, a testing of fortune. Have you experienced na ganito? Dati ikaw ang namimigay ng regalo, ngayon wala ka nang maibigay. Have you experienced na ikaw dati ang nagpapautang at nagpapahiram, but at this time ikaw nang nangungutang at nanghihiram? Hindi ka nag-isa niyan, kapatid. Na-experience din yan ni Joseph. Mantakin mo, out of 12, ikaw yung pinaka-special. Ngayon, you are no longer a special. You are no longer a prince. You become a poor person and you become a slave. Malayo pa sa iyong pamilya. Estranghero ka sa isang lugar na hindi mo kabisado ang kultura, ang laki ng adjustment. Now, kung pag-usapan natin ang slavery sa lumang tipan at sa panahon natin ngayon, yung makatulong natin, ang laki ng kaibahan. Kasi makatulong natin ngayon, may sahod, may DO po yan. May PhilHealth pa, may SSS. Yung mga slaves sa Bible, prince, wala silang sahod. Therefore, walang PhilHealth, walang SSS, walang DO. In fact, ang nagmamayari sa kanilang buhay, ang kanilang amo. Sa makatwid, kung gusto ng amo na patayin sila, walang magagawa ang mga alipin. And that's the life of Joseph. Sino ang salarin? Ang kanyang mga kuya na supposedly
bigyan siya ng pagmamahal at protection, pero baliktad ang ginagawa. And lastly, the testing of faith. Kasi sa Genesis chapter 37, kinausap ng Diyos si Jose na one day in the future, this is your destiny. Your family na napakayaman will bow down to you. It means, in the future, your destiny, magiging mayaman ka higit sa kayamanan ng iyong pamilya. Kasi one day, they will bow down to you. But after that dream na instrumento ni Lord para kausapin si Jose, kung ano ang kanyang magiging purpose, sunod-sunod na pangyayari opposite doon sa pinakita ni Lord. May tanong ako sa iyo. Sigurado ako, dahil nag-practice ka ng daily devotion at nag-take down ka ng notes sa D group natin, sa Sunday service, sa prayer works, at sa Nuggets of Truth ko, sigurado ako, somehow may mga nagrima, may mga mensahe sa Lord sa'yo personally. Pero na-experience mo ba na ang naranasan mo after na kinaugnay ka ni Lord sa daily devotion mo, sa mga mensaheng narinig mo sa online, ang mga pangyayari ay contrast doon sa mensahe na nabuhay sa iyo na galing sa Diyos? Friends, kapag nangyari sa iyo yan, it means to say, nasa testing of faith ka. Kumbaga, ang sinasabi ni Lord kay Joseph the dreamer ay ito, do you continue to believe in me? Na despite na itong pinakita ko in the future, pero yung sunod-sunod na pangyari right after na pinakita ko, baliktad doon sa sinasabi ko, will you continue to believe in me? Friends, kung nangyari sa iyo yan, nangyari kay Joseph the dreamer. The question is this, naipasa ba ni Joseph ang tatlong exam? Kung basahin mo ang Genesis 37 down to Genesis chapter 50, which is the chapter of the account of the life of Joseph, I have a good news for you, naipasa niya. Dahil naipasa niya itong tatlong major testing, a testing of faith, a testing of family, a testing of fortune, friends, nakapunta siya at nakarating siya doon sa sinabi ni Lord na one day your family will bow down to you. In fact, hindi lang ang kanyang pamilya nagbow down sa kanya, the whole nation except the king, pero grabe. Kapag naipasa mo ang exam, wala na rin delayed. And then second, mamarating mo yung mga nirecord mo na mga mensahe ni Lord para sa'yo. Maybe 5 years ago, maybe 3 years ago, maybe last March nung nagsimula ang lockdown because of the pandemic. Friends, pass the exam because promotion is waiting for you. Because the Lord that prepares the promotion is also the Lord that gives you the destiny. Can you say amen for that? Okay? Now, pangalawa na ginagawa ni Lord during the delay ay ito, God is training us. Oof! Every time there is a delay, anong ginagawa ni Lord? Sinasanay tayo ni Lord. Look at this verse. Sa talatang 2 hanggang talatang 3 NLT ng Genesis 39, usang verse. Sabi, the Lord was with Joseph, so he succeeded how many things? In everything he did as he served in the home of the Egyptian master. Verse 3, Potiphar noticed. Ano ang napansin ni Potiphar? Ang napansin ni Potiphar, God was with Joseph. Question, paano nalaman ni Potiphar na isang pagano na ang Diyos na hindi nakikita ay sinamahan si Jose na kanyang bagong nabiling alipin? Two things ang possible na dahilan.
One, in his words, nakita niya na si Jose hindi basta-basta magsalita ng negatibo. Puro ito positibo, puro encouragement, puro edification or inspiration. Ang mga taong sinasamahan ni Lord at malalim kay Lord, hindi basta-basta nagsasalita yan ng masakit. Kumbaga, puro words of life. Can we say amen for that? Sikat hindi lang in words and also in works. Kasi sa kabila ng lahat na siya ay una, ano, siya ang pinakahuli at bagong alipin ni Potiphar. Siguro, kumbaga parang binubuli siya, inalipusta, inaalaska, kasi estranghero, hindi siya taga Egypt. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya gumante. And because of that, napansin ng kanyang amo si Potiphar, the captain of the guard of the king. Kumbaga parang siya yung hippie ng PSG sa panahon natin. Sabi niya, there's something about him. God is with him. Pangalawang napansin niya, lahat na inassign niyang trabaho kay Jose, grabe, umaasinso. Kung halimbawa, pahawakin niya ng tindahan, kumikita ng malaki. Kapag iba humawak, lugi. And because of that, anong ginawa niya? Oh, ginawa niyang right hand si Jose. Now, sa passage na ito, sa training ni Joseph, there are two major training na ginawa ni Lord using his situation at this time. Ano po ito? Number one ay a training of relationship. First, kay Lord, and then second, para sa mga tao, mga kasamahan niyang alipin, second, sa kanyang mga amo. And then second, a training of leadership. Why? Why? Balikan muna natin ang una. Look at the word, the Lord was with Joseph. Ang ginamit na dinescribe ng talatang 2, hindi, the God was with Joseph. Now, last Sunday, pinag-usapan natin ito. The word God, sa Hebrew na sila, salita Elohim yan. Ang ibig sabihin yan, kapag ginamit sa Bible ang salitang God, it reflects the power of God. That's why every time na binanggit ang salitang Diyos, ang kasunod niyan, yung mga gagawin niya na mga himala. Pero every time na banggitin ang salitang Lord, it reflects the promises and relationship of God. That's why the word Lord or Jehovah, it reflects the covenant name of God. In other words, kapag gumamit siya ng word na Lord, two things ang gusto niyang ipakita. Number one, relationship. Second, promises. In other words, siya yung Diyos na gusto magkaroon ng relationship. Not distant, not casual, but intimate relationship. And guess what? Sa talatang 2, ang ginamit na salita ay ganito, the Lord was with Joseph. It means to say, sa panahon na si Jose ay alipin, pinagbulay-bulayan niya. Hindi yung kapighatian, hindi yung problema, hindi yung kahirapan na kanyang nadadarasan at this time, kundi yung pinakita ni Lord na one day your family will bow down to you. Why? Kasi wala pang Bible at that time. Wala pang Genesis. Wala pang bagong tipan. Ang kanyang pinagbulay-bulayan yung promise that one day, my family will bow down to me. It means to say, magkaroon ako ng mataas na posisyon. Kasi ang aking pamilya ay napakayaman. The fact that they will bow down to me, it means they are under my leadership. Pinanghawakan niya yung pangako ni Lord na yun. Yun yung training na ginawa ng Diyos during a delay. Wow! A training of relationship. Question, natapos ba niyang training? By the grace of God, natapos niya. Ang pinagbulay-bulayan niya, the promise of God, that one day, God will exalt me and my family will bow down to me.
Naalala ko tuloy ang sinabi ni Dr. Miles Monroe. Sabi niya, if what you see is not what you saw, therefore what you see is temporary. Ooh, friends, good news ito. Pakinggan mo ako. Kung may pinapakita si Lord sa'yo 10 years ago or 5 years ago nang nag-devotion ka, or nung kalagitnaang nag-worship, or noong kalagitnaang nakinig ka ng mensahe, maybe sa online, sa mga Sunday services natin, kung ano yung pinakita ni Lord sa picture na nakakunik sa Word of God, pero iba ang na-experience mo ngayon, friends, this is the good news. What you are seeing and experiencing right now are temporary because your destiny, kung ano yung nakita mo 5 years ago. Therefore, relax, celebrate, and worship God because your situation right now is temporary. Your forever situation, kung ano yung pinakita ng Diyos sa'yo 5 years ago. Wow! Yun yung pinagbulay-bulayan ni Jose. And because he meditates that promise, anong nangyari? Nagiging close siya sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan. At training of this relationship with God. At dahil nagiging close siya sa Diyos, automatic yan eh. May malasakit ka sa mga taong nasa paligid mo. The moment na ako ay ayos sa Diyos, automatic yan. Magiging maayos ang relasyon ko sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa mga kapwa kong manggagawa. Why? Kasi yung relasyon mo sa Diyos enables you para magiging maayos ang relasyon mo sa kapwa. Wow! Now, the second na training na kanyang pinagdaanan, a training of leadership. Bakit trainin siya sa leadership? Now, huwag nating kalimutan. Kasi sa chapter 37, pinakita sa kanya, one day your family, kahit mayaman yung pamilya, kasi ang yaman ng kanyang pamilya, kahit mayaman ang iyong pamilya, isang araw, they will bow down to you. It means, mas mayaman ka pa. Sa magkatuwid, mayroon siyang mataas na leadership na position. Pero hindi nilinaw ni Lord what kind of leadership position. Kasi ang vision always glimpse, parang kabahagi, kunti lang doon sa kabuuhang picture. Kasi kapag ipakita ni Lord ang kabuuhan, ang purpose mo, naku po, baka malulula tayo sa sobrang laki. Hindi tayo makapaniwala. That's why kunti lang, glimpse lang yung pinakita. So anong ginawa ni Lord? Bago ka makarating doon, ititrain mo na kita dito. Yung destiny mo, type mong position yan, type na antas mo sa buhay. Pero idaan mo na kita dito sa training na hindi mo type. Have you experienced na yung trabahong gustong-gusto mo, wala ka doon? Pero sa lugar at trabaho na ayaw mo, ando doon ka sa kasalukuyan. Friends, ang dahilan niyan ay ito. Tinitrain ka ni Lord sa lugar at trabaho mo ngayon para maging handa ka para doon sa trabaho na gustong-gusto mo in the future. Yan yung nangyari kay Jose. Ang problema natin minsan ay ganito. Sorry ha. Ang problema natin minsan ay ito. Dahil ayaw natin ang ating posisyon at trabaho sa kasalukuyan, hindi natin ginagawa ang ating best. Kasi gusto natin yung trabaho na yun. Friends, ang prinsipyo sa Bible ay ito. Kapag hindi tayo mapagkatiwalaan sa trabaho na ayaw natin, hindi rin pwede tayo mapagkatiwalaan doon sa trabaho na gusto gustong-gusto ni Lord para sa iyo at gusto mo. Yan yung nangyari kay Jose. Nagiging right hand siya. Sigurado ako, ang daming nauna na alipin ni Potiphar. Pero lahat yun nilagpasan ni Jose. At lahat na inasahin na trabaho ni Potiphar kay Jose, umaasinso. Not because magaling si Jose, but because of his intimate relationship with God. Tingnan mo yung verse. Ulitin ko, talatang 2 at talatang 3. The Lord was with Joseph. Result.
This is the result. So he succeeded in everything he did. Woo! 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 Yung the Lord was with Joseph, ang ibig sabihin yan, mayroon siyang intimacy with God kasi hindi ginamit God kundi Lord. Because of his intimate relationship with God, everything na pinapagawa ni Potiphar sa kanya umaasen sa di ba yun ang sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Do not depart this book of the law from your mouth. Instead, meditate it day and night so that you will be careful to obey and look at the result. Then you will have prosperity and good success. Friends, prosperity and success ay kalooban ni Lord yan para sa lahat niyang anak. Gusto mong mag-succeed sa pamilya? Gusto mong mag-succeed sa iyong career? Gusto mong mag-succeed sa iyong negosyo? Gusto mong mag-succeed sa iyong mga pangarap? Friends, kalooban ni Lord yan. Kaya lang yung success at saka prosperity byproduct lang sa intimacy with God sangayon sa verse na ito. Look at verse 3. Potiphar noticed this and realized that the Lord with Joseph, giving him success in everything he did. Hindi siya nagiging asinsado dahil sa kanyang kagalingan, kundi dahil sa kanyang malapit na relasyon sa Diyos. Friends, I encourage kita, during this pandemic, we have all the time na magiging malapit kay Lord. Meditate the promises of God for you. We have 7,000 promises at yung promises na yun, angkop sa bawat pangyayari sa buhay po natin. Sobra. Yun ang ginawa ni Jose. Sa kabila ng lahat na wala silang Bible at the time, he meditates the promise of God, yung nag-iisa, that one day in the future, your family will bow down to you. Grabe, he never doubt. And the question is this, nangyari ba sa kanya? Oof. Let's continue. Okay? Lastly, when there is a delay, God is allowing temptation in us. When there is a delay, God is allowing a temptation to come to our lives. Yung ano yung una? When there is a delay, God is testing us. Second, when there is a delay, God is training us. Yung dalawa na yun, yun yung perfect na kalooban ni Lord. Every time there is a delay, there is a testing, there is a training. Ipasa mo yung testing. Huwag kang commit up sa training, yung relasyon mo sa Diyos. Every time na mayroong delay, tinuturuan ka ni Lord na maging malapit sa Kanya. Second, tinitrain ka ni Lord na magiging mahusay sa leadership. That's why read books about leadership. Kung hindi mo pa natapos, ang Soul 1 natin, Soul 2, or Soul 3, tapusin mo yan. Why? Training yan for leadership. Kung gusto mo pang mag-advance, mag-aaral ka sa School of Ministry kasi training of leadership yan. Every time there is a delay, friends, dapat aralin mo ang mga prinsipyo sa leadership. Why? Kasi may nakahanda na position of promotion na hindi ibibigay ni Lord kapag hindi tayo na i-train during the delay moment. Now lastly, ito yung tinatawag ko na permissive will of God. Meaning, hindi ito ang pangarap ng Diyos, pero inalaw ni Lord na mangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Simply because two things, gusto noong tao, second, gusto ng demonyo. Okay? Kasi i-honor parati ni Lord ang free will natin. Now look at this verse. Masahin muna natin. Sa last part ng verse 6 down to verse 9 sa NLT, sabi dito, Joseph was very handsome and well-built young man. And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Nagka-problema. Ang hirap talaga maging guwapo. At the same time, macho. Ang problema, ang asawa ng kanyang amo, mukhang nagkaroon ng tita ng laman kay Jose. Tuloy natin.
Sabi rito, "Come and sleep with me," she demanded, but Joseph refused. "Look," he told the wife, "my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God." Now, let me explain the difference between trials or testing and temptation. Ang pinanggalingan ng trials ay si Lord. Ang pinanggalingan ng tukso ay si Satanas. Ang purpose ng trials ay to put us up or to promote us. Ang purpose ng tukso ay to put us down. Kung ang purpose ng trials or testing to promote us, ang purpose ng tukso is to demote us. That's why be careful kapag tinutukso ka sa kasalukuyan. Every time we experience a delay, we are very vulnerable to yield to the temptation instead of passing the exam or finishing the training of intimacy and the training of leadership. Friends, huwag mong patulan ang temptation, because the purpose of temptation is to demote us, to put us down, while the purpose of trial is to put us up, to elevate us, to exalt us, to promote us. Ito pa. Ang temptation ay hindi kasalanan. Therefore, if you are having a temptation right now, you don't sin. But if you commit, if you yield to that temptation, that's the time that you are sinning. So, ulitin ko po. Having a temptation is not sin, but yielding to temptation is a sin. Grabe yung temptation kay Joseph. Mantakin mo, araw-araw. Hindi niya maiwasan. Bakit? Doon siya nagtatrabaho from Monday to Sunday. Doon din siya natutulog. Ang problema, kapag pumasok si Potiphar, ang lalaki niyang amo, doon sa palasyo, wala nang ano. Ang naiwan doon, siya na lang at ibang mga alipin. Siyempre, paalisin mong mga amo niyang babae, doon sila na lang. Ano yung parating sinasabi? Samahan mo akong humiga, samahan mo akong matulog. Na-imagine ko lang, maraming nagsabi, baka naman pangit kasi yung asawa ni Potiphar, kaya hindi pinatulan ni Jose. No. Kasi si Potiphar, ang hippie ng PSG, ng hari. At ang hari noon, lahat na halos yung mga magaganda ang kanyang asawa. Therefore, dahil siya isang officer, ang kanyang asawa ay napakaganda. Pero bakit hindi pinatulan ni Jose? In the Bible, there are two reasons, major reason, kung bakit ang mga heroes of faith ay hindi pumapatol sa tukso. Number one, takot sila. They are afraid of the consequence of the temptation. Second, ito yung pinakamalalim. Yun yung sinabi ni Jose sa verse 9, last part of verse 9. Dahil hindi lang siya takot sa consequence, kundi mahal na mahal niya ang Diyos. Kapag mahal mo kasi si Lord, hindi ka gagawa ng kalukuhan sa kapwa mo. Napaka-importante nito sa panahon natin. Kung yung mga national leaders natin at local leaders, whether religious, business, sports, music, or political leaders, kung nagmamahal sila kay Lord, yung lahat na ayuda, nakakarating yan sa dapat mapupuntahan. At wala sanang ingay pagdating sa Meralco, sa Congress, pagdating sa PhilHealth sa Congress. Why? Kasi the moment ng tao magmahal sa Diyos, hindi siya gagawa ng kalukuhan sa kanyang kapwa. Dr. Tony Eban put it this way, sabi niya, "The more we love God, we will sin less." Ang problema ay contrast ang nangyari. We sin
more. Why? Because we love God less. Sa mga tuwid, magpakunti ng pakunti ang ating kasalanan the moment we love God more. At yun yung nangyari kay Jose. Now, tanong, anong napapala ni Jose nung tinanggihan niya ang asawa ni Potiphar? Alam natin ang pointer. For some of you, this is information. Tumakbo si Jose nung niyakap siya ng asawa ni Potiphar. Ang problema, hawakan yung damit, napunit, nagkaroon siya ng kompletong ebidensya na ni-rape daw siya ni Jose. Gumawa ng kwento ang asawa pagdating ng asawa ni Potiphar at sa madaling salita, nakulong si Jose. How many years? 13 years. Have you experienced na gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa Diyos? Pero yung instant na nagiging resulta doon sa ginawa mo ay hindi mabuti. And because of that, nag-doubt ka, parang hindi totoo si Lord. Friends, hindi lang sa'yo nangyari yan. Nangyari yan kay Jose. Hindi lang kay Jose. Ang daming mga tao sa Bible na gumawa ng mabuti pero sa halip na gantimpalaan sila doon sa ginawa lang mabuti, napapasama pa sila. Yun yung sometimes immediate result. Nakulong si Jose. Pero alam mo kung bakit pinahintulutan ng Diyos na makulong si Jose? Kasi ang destiny ni Jose, si Jose ay magiging prime minister, meaning second in command ng hari ng Egypt. Siya ang right hand ng hari, hindi right hand ni Potiphar. Sa magkatuwid, yung pagiging right hand niya kay Potiphar at pagiging right hand niya doon sa warden ng kulungan sa loob ng 13 years, yun ay stepping stone lang para marating niya na magiging right hand ng hari sa buong Egypto. Friends, kung hindi inalaw ni Lord ang temptation na to, kung hindi inalaw ni Lord na makulong si Jose, hindi niya marating na magiging right hand siya ng hari, manatili siyang right hand lang ni Potiphar. Sa magkatuwid, dahil siya ay magiging right hand ng hari, si Potiphar ay hindi niya amo, kundi under niya si Potiphar. Grabe si Lord. Look at the twist of the story. Friends, sometimes gamitin ni Lord ang bad situation and turn it around so that you will arrive to your designed destiny for you. Huwag mo lang padulan ang tukso. Kasi kung pinadulan ni Jose ang tukso and then one day nalaman ni Potiphar, baka pinatay siya. Hindi lang kulong ang abot eh. Or pinatulan and din hindi alam ni Potiphar, baka manatili lang siyang right hand ni Potiphar. Hindi niya marating yung pangako ni Lord sa Genesis 37 that one day in your future, your family will bow down to you. Yun pala ang kabuuan nun, not just your family, but the whole world except the king of Egypt. Because the king of Egypt or the king of Egypt at the time, ang pinaka-powerful na bansa. That's why, be careful concerning temptation. So, it's wrapped up. Grabe si Lord. Hindi mabuti yung paghulog sa kanyang makuya sa balon. Hindi mabuti yung bininta siya sa kanyang makuya. Hindi mabuting nakulong siya dahil hindi niya pinatulan ang asawa ni Potiphar. Hindi rin mabuting nakulong siya for 13 years. Pero God turned it around. Every breaking, every pain to His designed destiny. Why? God is committed to your purpose. God is committed to your destiny. Pwede niyang gamitin ang mga masamang pangyari, pati si Satanas, so that you will arrive to your purpose. Yun ang ginagawa ni Lord sa panahon na may delay sa buhay mo, sa pamilya mo. Therefore, ang conclusion ko, pass the exam
because the promotion is waiting for you. Finish the training of intimacy with God. Read books about leadership every time there is a delay. Why? God is preparing you for a greater, higher position. At huwag mong patulan ang mga asawa ni Potiphar sa buhay mo. Kung gusto mong maranasan na God is working for your good and God will turn around a bad situation into your best situation, friends, inayahan kita, submit your life to Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kung gusto mo, follow this prayer, and this is the prayer. Close your eyes. Lord Jesus, I surrender myself to you as my personal Lord and Savior. I open my heart. I accept you as my Lord and Savior. From now on forward, you are my Savior, my Lord. Lord, guide my life. Thank you very much. Forgive my sins. In Jesus' name I pray. Amen. Kung ginawa mo yan, friends, lahat na delay sa buhay mo, lahat na delay sa buhay mo, it is a testing, it is a training, and also He allows temptation. Huwag mo lang patawulan ng temptation. Tapusin mo training. Ipasa mo yung exam. Because promotion is waiting for you. Let me pray for you. Lord, salamat sa mga taong nakikinig sa mensahe ito. Pagpalain yung bawat isa. Bless us indeed. Expand our territory and protect us from evil one. I apply the blood of Jesus sa buong linggo sa lahat ng makapatiran sa Words of Life. Hindi lang sa Marikina, kundi sa buong Words of Life at ang aming makaibigan at pamilya. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. I'm excited to see you next Sunday. God bless everyone. Maraming salamat po sa pagkikinig ng Salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pastor. Para po sa ating ikapo at kaloob, pwede po natin itong ibigay sa bank account na naka-flash sa ating mga screen. Picturan po natin ang deposit slip at isend po via messenger kay Sir J. Jenches. Kung kayo po ay natatakot o nakakaramdam ng bagabag sa inyong mga isip at puso, tandaan po natin palagi na tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Dahil mahal po tayo ng Diyos, poprotektahan po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa buhay mo. Pagpalain ka. Till I made you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Come on, listen. I needed rescue. My
My sin is heavy, the chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Where?